Good morning mga ka-farmers. Ito naman ulit tayo. Itong ang palayahan natin na sinubukan natin na ano. Sana magapan. At ipakita ko na ngayon after to this mga ka-farmers. Ito or 3 days ito na ngayon mga ka-farmers, ito na ang mga talbos niya, mga dahon. Ito ipapakita ko sa inyo. Yan, yan po, yan, yan mga ka-farmers. Ito ay may mga bunga na, may nakikita na tayong bunga na sumabit. Ayan, kita natin. May mga bunga na na ito na po mga ka-farmers. Ayan, malapit na po itong maharbisan. Itong mga talbos niya mga kaparmos. Maganda na rin. 3 days lang. 3 days pa lang ito. Yan po yun, makikita natin na maganda talaga eh. Isabay ang pre at saka spray. Yan. Ito na. Ang iba naman. Yan. Makita natin na malaki na. Pwede na ito i-harvest. Yan. Okay na. Yan. Yan po. Malaki na rin. Ito po. Ito po ipakita ko sa inyo nung nag-spray ako. Yan. Yang uod na yan. Yan. Ay, nakikita na yan. Ipakita ko sa inyo. Yan. May ganang makita na. Yan. Yan. Yan po ang epekto ng Bio Optimax. Hindi makikita isoma na. Yan, yan. Yan. Uod yan na sumabit. At ngayon ay patay na. Yan. Tingnan natin. Resta natin itong dahon para makita natin talaga. Yan. Yan po mga ka-farmers. Yan po ang nangyari sa uod na tinirahan natin ng Bio Optimax. Patay na po. Yan. Dalawa yan sila. Yan. Nakita ko na may uod. Yun po ang nangyari. Yan po ang resulta ng Bio Optimax. Patay po ang uod. Kaya lang po hindi natin masabi na maubos yung uod kasi insect phase control, insect control. Yung sinabing control, hindi lahat makukuha natin kasi hindi lahat matamaan. Tsaka ang ginawa ng agronika kaya control, makukontrol natin yung mga uod o peste
po mga whiteflies na dumapo sa ating ampalaya. Hindi yan. Yan po. Wow, patay na po. Kaya po ito'y tinatawag na insect control para makontrol yung mga uod na dumapo. Yan. Yan po ang ano natin. Tsaka ito, yan. Kunin natin ito. Nakikita po ninyo ito. Yan. Itlog yan. Ano? Wala nang buhay. Yung napisa sila pero wala nang buhay. Yun po ang nangyari sa mga itlog. Mamamatay po yung mga itlog ay mapisa tsaka matutunaw. Yan po ang Bio Optimax. Yan po, nakikita natin. Yan, oo, yan. Yan po ang nangyari. Yan. Oo po yan. Kita ninyo. Ano? Yan. Yan. Ito. Hindi ganong makita. Kahit nasa ilalim siya, kaya niyang puksain itong uod na to. Yan. Nakapilipit siya. Yan. Wala na pong buhay yan. Mga ka-farmers, itong na-discovery ko na bagong medisina at sana ay makarating din sa inyo. Kasi gusto ko po na matulungan po kayo kahit sa pamagitan ng YouTube lang ay makikita ninyo kung ano ang dapat itira natin, dahil ngayon alam natin na yung mga medicine na ginagamit natin, yung gamot na ginagamit natin sa ating ampalayhan ay sadyang matagal na tayo gumagamit yan. At kailangan po ay subukan natin na mag-organic para makita natin kung mabalik-balik naman yung ganda ng ating pananim. Po, organic po yan. At huwag nyong kalimutan i-follow ako sa Facebook page ko. Saka sa kung gustong mag-PM sa akin, chat nyo lang ako sa Messenger ko, sa Facebook ko, Joel Onabia. At sasagutin ko yung mga tanong o katanungan nyo. Po. Yan po ang nangyari sa atin. Ang palay. At gumanda po. At nagbago na.
kasi. Takot ako. Nakikita ko na may nangyari sa aking ampalaya. Hindi ko pa nakita itong ginagamit ko. Kaya sabi ko at sana maagapan at hindi ako nawala ng pag-asa na maagapan ito. Ngayon ito sa awa ng Diyos dahil nag-pray tayo na sana may milagro sa ating ampalaya. At yan naman, nakilala ko yung teknisya ng Agronica. Ito na ngayon. Ito na mga ka-farmers. Hindi na lingid sa inyong kalaman na nakikita nyo dilaw na dilaw lahat noon. Yan. Nakikita ninyo. Dilaw na dilaw noon. Alam kong nakikita ninyo na dilaw talaga yung ampalaya ko. Ito ngayon. Nakikita natin, nagamot natin. Ang kagandahan lang ng biotonic na ito ay kasama ang foliar, no? Hindi yan na kailangan tumira ng ibang pulyar kasi may pulyar na siya . Yan po ang kagandahan ng biotonic. Pesticide, insecticide, yan po. Kaya lang po, may nakikita ako na mamatay. Pero hindi ito nabuhay. Ito pa lang nabunot ang puno at binaon ko. Yan. Nabuhay uli. Wow. Kahit ganito naman. Ito naman ang tumigas na. Hindi na Yan. Sarap naman tingnan. Yan po. At makikita natin na ito rin nakikita nyo talaga yan ibang iba talaga yan. Makikita ninyo na sa ibang variety yan. Pag ganito na ang kulay ng talbos niya, talagang wala ka ng pag-asa. Pero ito sa mestiza na to, ang kagandahan din ng mestiza na to, may bunga. Namumunga siya kahit yung talbos niya noon nanigas na, parang plastic na. Pero pagdating sa dulo, tinira natin, ito na nangyari. Yan, maganda ng mga talbos niya. Yan po ang nakakalamang. Kaya mga kaibigan, ito po ay hatid ko sa inyo na
sana mapanood ninyo itong mga video ko at may idea naman kayo. Kaya yan, yan mga ka-farmers, marami-rami na rin yung mga bunga, hindi na tayo medyo hindi na tayo takot. Pre lang mga ka-farmers, pre ng pre, huwag kalimutan tumawag kay Lord Jesus, kasi siya lang ang tutulong sa atin po. Alam natin na tao lang tayo, makasalanan din, at kailangan natin na humingi ng tawad sa kanya. Siya lang ang tutulong sa atin at patawarin tayo niya ng paghingi natin ng tawad na dulot ng ating puso. Sa kalooban talaga. Ito ngayon, oh. Yan. At ito naman sa kabila, ipakita ko sa inyo ang nandito sa kabila. Ay, ang gawin ko na ko pala ngayon mga ka-farmers ay dadamuhan ko yung puno. Yan. Yan na po ang gagawin ko. Kasi nakikita ko po na ang puno natin ay yung ampalaya natin ay naagapan na. Ito po ay ipakita ko sa inyo. Ito sa kabila. Alam nyo kung bakit nangyari ito. Yan, ganito. Yung mga talbos niya. Dahil po sa kabila ay nag-spray ng herbicide. Herbicide. Patay nga po yung dahon ng kamuting kahoy. Yun. Bao. Patay nga. Dahil sa impact ng spray. Kasi papunta dito eh. Iwan ko ba kung bakit papunta dito yung pag-spray nila. Eh hindi ko na lang rin. Hindi ko na lang rin. Inano kung bakit. Kasi mahirap na. Ayaw kung may kaaway. Yaan na lang natin. At ito naman. Yan. Yaan natin. Alam ko na maagapan natin yan. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Hanggat may talbos pa na tumatakbo. Yan. Alam ko na mabuhay pa yan. Ngayon isang linggo lang yan. Inisprayhan yan, oh. Patay na patay talaga. Kasi power spray ang ginagamit eh. Kung napsak lang yan. Hindi yan matamaan ng masyado. Nakikita niyo yung kamuting kahoy na sa gilid. Yan po, tinamaan nga po yan. Nakahoy pa yan. Ito. Abot din dito. Yan. Tama sa pag-spinan. Ano yan? Hinayaan ko lang.
Ayoko kasi ng gulo eh. Mahirap na. Ang Diyos na lang, panalangin sa kanila. Yung tinatawag na kasi na yung pagpaubos ba sa Bisaya o pakkun baba. Makikita nyo mga kaibigan farmers, parang naging kawawa naman yung mapalaya. Pero yan mo na, okay lang yan. Marami pa man din ang ano, at saka may namumunga rin at dito naman sa dulo yan, medyo okay okay na po yung mga talbos niya sa ibaba, dahon na sila, hindi naman namamatay. At kung namamatay yun ay talagang, pero itong isa tinamaan talaga yan. Sakit, sakit man, pero hayaan na lang natin. Hanggang dito na lang mga farmers. Ito na, ito na ang palaya natin. Hindi na gaya ng dati na naninilaw. Ito yan. Doon. Yan. Yan. Dito tayo. Dito tayo nilagay natin yung sprayer natin. Abuno. Ito at saka ito. May natira pa nga. Yan. Saka doon. Yan. Yan. Makikita natin. Nangyari sa ating ampalaya. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. At like, comment, share, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. At naghatid ako ng kunting kalaman para sa ating mga farmers. Hindi para sa akin to. Kasi ako ang sumubok eh. Para lang mahatid ko sa inyo. Kahit kunti man lang ma-achieve ninyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Follow nyo ako sa Facebook page ko. Tsaka Joel Unabia. Sa Facebook ko, Joel Unabia rin. Makikita nyo anong message nyo doon, sasagutin ko. Huwag kayong mag-alala. Handa akong tumulong kahit kunti man lang ang kaalaman ko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless all.